Dito pinakita ni Father Guerrero ang isang video ni Alex Mercer kung saan siya mismo ang nagpapakalat nung buong infection. Pero unlike accidentally doon sa prototype 1, this one is purely intentional. At doon na-realize ni James Heller na ang talagang pumatay sa kanyang pamilya ay walang iba kundi si Alex Mercer. Kaya naman doon niya na-realize na kung meron pang napakaraming evolve ni Alex Mercer, then kailangan niyang mahanap ang mga to. At nagsimula na nga siya sa isang babae na nagngangalang si Sabrina Galloway. Which actually nakita niya rin, no, mula doon sa memory niya from Dr. Koenig. Sa kanyang paghahanap kay Sabrina, naka-infiltrate si Heller sa isang blacklight security briefing na pinamumunuan ni Lieutenant Riley, discussing ang kanilang primary objective. Ito ay inutos din mula sa higher ups. At ang directive ay pigilan daw si James Heller, pati na rin ang kanyang accomplice na si Father Guerrero na makalapit kay Sabrina Galloway. Kaso ayun lang, no, dun din sa mismong meeting na yon, nalaman ni Heller yung location ni Sabrina. Ngayon na nagkita sila ni Sabrina, sinabihan nito si Heller na hindi siya kalaban, malayo sa akala nito. Actually, medyo iba si Sabrina, hindi niya blindly sinusunod si Alex Mercer. Kaya naman, actually, ina-admire niya si James Heller kasi parang pareha sila. Saka sinabi rin ni Sabrina na meron siyang special ability. At yun ay ang pagtatrack ng iba pang mga evolve. Well, except lang kay Heller at ang isa pang lalaking nagngangalang si Roland, ang number one informant ni Mercer. So ngayong alam na nila yung location ng bawat evolve, parang ang loose end na lang nung dalawa ni Sabrina tsaka ni Heller ay si Roland. Kaya naman nagsuggest si Sabrina ng alliance between her and Heller. At yun, no, cautiously, tinanggap din naman ni Heller yung mga misyon mula dito. Eventually, dahan-dahan nahanap nila ang lokasyon ni Roland. At na-corner nila ito sa isang infected lair na nagsanhi ng isang laban. Pagkatapos kainin si Roland, nalaman ni Heller ang tungkol sa isang substance na nagngangalang white light, kung saan merong interest dito si Mercer. Mula doon, kinontak niya si Father Guerrero at sinabi na according daw kay Athena, ang white light ay isang substance na ginawa ng Gentech, rumored to be the cure para sa black light virus. Ngayon, duda dito si Heller, not si Father Guerrero. So, sensing na merong something mekus-mekus dito, pinadala si Heller para imbestigahan ang isang commander na nagngangalang si Gallagher. Siya supposedly yung head, no, nung project. And after tracking him, nalaman niya na si Commander Gallagher pala ay isa na naman sa mga evolve ni Mercer. Kaya naman doon nadagdagan yung kanilang pagdududa kung gamot nga ba talaga yung white light. Pagkatapos nito, in-inform si Heller ni Father Guerrero na si Colonel Rooks at si Lieutenant Riley ay plano dalahin yung team ni Dr. Koenig sa Green Zone. At hindi lang yon, no, si Dr. Koenig din ay papalitan ng isang nagngangalang Dr. Archer, na duda nila ay isa na naman sa mga puppet ni Alex Mercer. Kaya naman nagtungo dito si Heller para huntingin yung team ni Koenig at alamin ang katotohanan around them. Pero na-realize niya, no, na medyo mas effective yung kanilang tactics kung magpapanggap siya bilang si Lieutenant Riley. Kaya naman mula doon sa Green Zone ay pinuntahan ni Heller yung tangke ni Riley. At pagkatapos niya kainin si Riley, dito na-realize ni Heller na hindi ganun ka-ignorante si Riley at si Colonel Rooks. Kasi sa memory ni Riley, matagal na pala silang duda. Kasi sa memories ni Riley, bago pa man namatay si Dr. Rooks, duda na sila doon sa doktor at palagay nila ay pinapakilaman nito yung white light. Kaya naman sa memory na to, mas lalong nag-commit si Heller malaman ang katotohanan about the white light at kung bakit gustong-gusto itong makuha ni Alex Mercer. Gamit ang identity ni Riley, nakakuha ng impormasyon si Heller sa isang taong nagngangalang si Dr. Gutierrez, na actually bahagi ng team ni Dr. Archer. At muli, isa na naman siguro sa mga tauhan at evolve ni Mercer. At ayun, no, hinanting siya ni Heller at na-confirm naman yung kanyang pagdududa. Dito nalaman niya ang katotohanan na yung white light ay hindi talaga gamot. Rather, kabaligtaran pa nga. Dahil si Dr. Koenig at si Archer ay actually nilalagyan lahat ng supply ng white light ng DNA ni Alex Mercer. Ngayon, ang malaking katanungan lang ay anong ginagawa nito. Buti na lang nabanggit ni Rooks, no, yung lokasyon ni Dr. Archer na prinotektahan niya ang kanyang sarili sa main white light manufacturing facility. Nahanap naman ito ni Heller at kinonfront si Dr. Archer. Pagkatapos ng isang mahabang laban, nalaman niya ang pangit na katotohanan na kinontaminate nila lahat ng supply ng white light. At plano na ngayon ng Black Watch pakawalan ito citywide. Kasi ang inisip pa rin nila, gamot ito. Ngayon si Athena naman ay ininform ulit si Father Guerrero ng isang shipment ng white light na nakastation sa Green Zone. Ito naman ay inimbestigahan ni Heller at mula dito nagkaroon siya ng magandang idea para magpanggap bilang isang Black Watch officer at inutusan ng isang scientist na mag-release ng maliit lang na dose ng white light sa paligid nila.
para lang ma-test nila, kumbaga. At syempre, mula dito, hindi na nagulat si Heller. Kapag ang isang tao ay nakakontakt with the white light, eh automatic nagtatransform sila into an evolve. Pagkatapos matalo ni Heller yung mga infected na soldiers, eh nagtungo siya sa isang white light storage depot para wasakin ito. Pero bago pa man niya ito magawa, ay hinarangan na siya ni Alex Mercer. Dito sinabi ni Alex no, na disappointed siya kay Heller. Kasi sinayang nito ang kanyang white light at sinira rin ang kanyang plano para ma-infect ang maraming tao. Dito dinakma niya si Heller at sinubukang i-consume ito. Kaso ayun lang no, through sheer willpower, eh kinain ni Heller i-resist na ma-consume. And actually, nadamagean pa nga si Mercer in the process. So mula dito, puwersado umatras ngayon si Mercer. Pero nag-iwan siya ng isang malaking infected gulayat para ma-distract si Heller. After matalo ni Heller yung gulayat, eh tinawagan siya ni Father Guerrero dahil ito daw ay nasa panganib. Kaya naman agarang pumunta din si Heller dito. Kaso ayun lang, nahuli na si Heller nang dating. Nakita niya ang patay na bangkay ni Father Guerrero at mula dito ay ang isang phone na nagre-ring kung saan isang babae ang nagsalita on the other end. Dito na realize ng kanyang kausap na ang sumagot sa kanya ay si Heller at hindi si Father Guerrero, realizing that something bad happened to the father. Dito sinabi ng babae na kilala siya ni Father Guerrero bilang Atina na located in the red zone pero ang tunay niyang pangalan ay si Dana Mercer, ang kapatid at kasama ni Alex Mercer sa Prototype 1. Dito sinabi ni Dana na meron siyang importanteng impormasyon tungkol sa daughter ni Heller. Noong nalaman niya yung tungkol sa kanyang anak, eh di agarang tumayo agad si Heller at pumunta na nga sa red zone. Pero not without pausing no, for a moment of silence para damayan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Father Guerrero. Sa red zone ay nakipagtagpo si Heller kay Dana. At sinabi ni Dana na kahit wala siyang masyadong alam tungkol sa anak ni Heller, eh ang sigurado siya ay buhay ito. Dito nag-usap sila tungkol kay Alex. Pero wala nang pake si Heller dito. Rather, ang focus niya ay ang iligtas lang ang kanyang anak. Noong papaalis na si Heller, pinigilan siya ni Dana at sinabi kay Heller na kung yung buong syudad ay mawawasak, then kahit mahanap niya yung kanyang daughter, it won't matter anyway. Ang kailangan pokusan daw ni James Heller ay ang mapigilan ng Black Watch at si Alex. At pinopost ni Dana na siya na ang bahala maghanap kay Amaya. Ngayon ang una medyo hindi payag sa planong to si Heller. Pero ayun, making sense, pumayag naman siya. So sa susunod niyang mission, medyo weirdo to no? Kasi tutulungan niya yung Black Watch na sunugin yung mga natitira pang white light. Pagkatapos nito ay kinontak ulit siya ni Sabrina at inabisuhan siya ng isang malaking Black Watch operation na kayang wasakin yung buong syudad. Ito ay inimbestigahan ni Heller at nakita niya ang totoo ang sinasabi ni Sabrina. Ang pangalan ng project ay Firehawk at ang purpose nito ay wasakin ang buong syudad gamit ang isang fleet ng helicopter na punong-puno ng mga destructive missiles. Wawasakin nito yung buong syudad at wala tong plano itira. Pero ayun, napigilan naman ito ni Heller by hijacking one of the helicopters at gamit yon, winasak niya pa yung iba. Ngayon, nakipagtagpo ulit si Heller kay Sabrina. At sinabi ni Sabrina no, na medyo maganda yung synergy daw nilang dalawa. At nagpropose siya kay Heller na bakit hindi na lang sila tumakbo, umalis dito sa gulong to at magsama together. Siyempre, obviously, walang kaplano-plano dito si Heller at nireject niya yung proposal ni Sabrina. Kung saan hindi rin nagustuhan ni Sabrina yung rejection na ginawa sa kanya. Pero walang pakiatensyon na binigay dito si Heller dahil iisa lang talaga yung bagay na laman ng kanyang isipan at yun ay ang makuha ang kanyang daughter. Kaya naman kinontak ulit ni Colonel Rooks si Heller, thinking no, na si Heller pa rin si Lieutenant Riley. At sinabi na nakakuha siya ng lead na pwede sila matulungan para mahuli si Heller. Dito sinabi ni Rooks no, na meron palang anak si Heller at ngayon ay nasa poder siya ng isang federal agent na nagngangalang si Griffin. At ngayong alam niya na yung lokasyon ng kanyang anak, agaran agad pumunta si Heller kay Griffin, mercilessly killing and destroying anyone that is on his path. Kaso yun lang no, parang hindi pa rin siya nalalapit sa paghahanap sa kanyang daughter. At ngayong hindi niya alam no, saan hahanapin ang kanyang anak, nakapag-isip-isip si Heller. Kasi all this time no, panay siya patay ng kahit sino. Para lang makapaghiganti o kaya naman para iligtas ang kanyang anak. Kaso yun lang din yung tanong no, kung sakaling maligtas niya ang kanyang anak, eh magiging worthy pa rin ba siya ng pagmamahal nito? Kaya pa rin ba siya tingnan na kanyang anak? Kahit na alam niya na yung tatay niya ay isang mamamatay tao. Kaya naman, ayun no, kipag-meet si Heller kay Dana at nag-request ito sa kanya na alagaan ang kanyang anak pagkatapos na ito iligtas. Siyempre nagulat si Dana bakit ganun yung request ni Heller. Pero nung naramdaman niya yung pagiging desperate ni Heller, eh pumayag naman ito. Ngayon, since hindi siya makahanap ng way talaga no, to his daughter, eh hinanap na lang ni Heller si Colonel Rooks para makakuha ng impormasyon as much as possible tungkol kay Amaya. Nung nakarating si Heller sa kanyang opisina, eh plano niya sana patayin si Rooks. Pero bigla itong napahinto nung narinig niya na si Rooks din ay merong daughter. Dito na realize ni Heller no, na nung binigay niya yung responsibilidad ng kanyang anak
kay Dana, eh nagkaroon siya ng excuse para patayin ang kahit sinong gusto niya patayin. Not thinking, no, kung sino ang maaapektuhan ng kanyang action. Tulad nung anak ni Rooks, no, kapag pinatay ni Heller ang ama nito. Kaya naman, ibinaba ni Heller ang kanyang sandata. At nung parang mabubuking na siya ni Rooks, no, ang ikot nito ay nag-transform agad si Heller into Lieutenant Riley. Ngayon, nagulat si Rooks, no, sa biglang pagdating ni Riley. Siyempre, napatanong ito bakit siya nandun. Sinabi naman ni Riley, no, na plano niya habuli ng isang taong nagngangalang si Dr. Carson. Isang scientist na dating nagtatrabaho para kay Griffin. Para mahanap niya si Maya bago si Heller. Umalis na rin naman agad si Riley pero nagdududa si Rooks dito. Agara namang na-infiltrate ni Heller yung military base at kinain si Dr. Carson. Dito nalaman niya na hindi lang si Mercer ang involved sa kidnapping niya Maya, kundi meron pang ibang plano ito para gamitin siya. Since meron din siyang resistant DNA kaparehas ng kanyang ama. Pagtapos ito ay kinontak siya ni Rooks, no? At sinabi na nakahanap siya ng isang importanteng impormasyon tungkol kay Maya at kailangan nilang magkita. Kaso nung nag-meeting sila, and tinutukan agad siya ng barrel ni Colonel Rooks. At inakusuhan ang nagdi-disguise na Heller bilang isang double agent. Kaya naman, ipinakita ni Heller ang kanyang sarili. Tinanggal yung disguise niya as Riley at sinabi na ang tanging gusto niya lang ay ang maligtas ang kanyang anak. Kaya naman kung ayaw mamatay ni Rooks, eh dapat huwag siya pigilan nito. Well, hinayaan din naman siya ni Rooks. Pagkatapos naman nun, ay nakipag-usap ulit si Heller kay Dana. Hoping, no, na nakahanap siya ng anything tungkol kay Maya. Kaso, ayun lang, wala ring impormasyon kahit si Dana. Ngayon, nung parang nawawala na sila ng pag-asa, biglang kumontak si Rooks ngayon kay Heller at sinabi na natagpuan nito kung nasaan si Maya. At kung gusto niya mahanap ito, pwede niya itong makuha sa isang Gentech headquarters. Hindi na nagsayang ng oras si Heller. Winasak niya lahat ng depensa nito kahit yung impenetrable steel door na mismong nakabarricade doon sa entrance ng headquarters. Muli doon sa building si Heller ay nakatagpo ulit si Colonel Rooks kasama din ang dalawang Black Watch guards. Muli sinabi ulit ni Heller na ang tanging gusto niya lang ang mangyari o makuha at mahanap ay ang kanyang daughter. Pero bago pa man matapos yung explanation ni Heller, eh binaril ni Rooks yung dalawang gwardya at sinabi kay Heller na iligtas niya na ang kanyang anak. At umalis na kaagad dito sa syudad. Eventually, nakapasok si Heller sa pinakakaloob-looban ng building at natuwa makita na buhay si Maya. Kaso yun lang, no, she is being held hostage by none other than Sabrina Galloway. Tandaan nyo, diba, na bad trip si Sabrina kay Heller kasi parang nireject niya ito. At sinabi na kay Heller, no, na dapat kinuha niya na lang yung kanyang offer. Agarang umalis doon sa building si Sabrina habang daladala si Maya. At syempre, sumunod naman dito agad si Heller. Mula dito ay na-corner si Heller ng isang grupo ng mga Evolve na pinamumunuan at kasama si Alex Mercer. Agarang dinaman ni Heller nasaan ang kanyang anak at sinabi na mahahanap niya to one way or another. Sinabi naman ni Mercer na napaka-simple-minded ni Heller dahil nag-iisip pa ito bilang isang tao. Hindi na ito naiisip kung ano yung mas malaking plano. Sinabi ni Mercer na plano niya ipagkaisa ang buong sangkatauhan para makagawa ng isang perpekto at mas malaking mundo na walang gulo at sakit. Isang mundo na walang suffering at kahit sino ay konektado sa iisang isipan lamang. Pero napuno na si Heller dito, no? Sawang-sawa na daw siya sa sabi-sabi ni Mercer. At ni-request ulit for the final time nasaan ang lokasyon ni Maya. Ngayon sinabi ni Mercer na huwag na siya mag-alala nasaan si Maya kasi bahagi rin ito ng kanyang plano. Kasi yun nga, no, pareha sila nagsishare ng isang resistant DNA at bobo lang ang hindi gagamitin si Maya. Inassure niya si Heller, no, na kapag ready na si Maya, mas magiging higit pa si Maya kahit sino. At siyang magiging ina ng bagong mundo. Kaso yun lang, no, ang tanging isang bagay na humaharang kay Alex Mercer at sa kanyang mga plano ay walang iba kundi si James Heller. Mula dito ay biglang itinaas ni Alex Mercer ang kanyang kamay at kinain ang lahat ng Evolve na nakapaligid sa kanya. Kasama kahit dito si Sabrina. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng napakatinding laban between Alex Mercer and James Heller. Medyo kampante kasi sobrang lakas ni Alex Mercer pero dahan-dahan itong nawala nung na-realize niya na kahit parang perfect na siya, maganda yung kanyang mga plano, wala siyang kapalag-palag pa rin pagdating kay James Heller. And in a broken and helpless manner, tinanggap ni Alex Mercer ang kanyang fate at kinain siya ni James Heller, making Heller the most powerful person sa buong mundo. At ang agara namang ginawa ni Heller ay ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan para tanggalin ang lahat ng infection doon sa buong syudad. Ngayong nagawa niya na ito, dito nakita niya ang kanyang daughter na malaya na sa panganib dahil ito ay iniligtas ni Dana.
Kaso yun lang, no, takot ang kanyang anak sa kung ano na ba ang kanyang ama. Kasama ang pagdating ng araw, merong malaking pag-asa in the future para dun sa mga milyon-milyong buhay na winasak ni Alex Mercer. Pero para kay Heller, palagi itong madilim, lalo pa kung wala ang kanyang anak. Pero ayun, no, hindi naman ganun katagal. Actually, konting moment lang ang kinailangan para ma-realize ng kanyang anak kung ano ang ginawa ng ama niya para sa kanya at para sa mga tao. Kasi kung si Alex Mercer ay iniisip na kaya niyang iligtas ang mundo by wiping out all of humanity, si James Heller naman ay niligtas ang mundo by embracing humanity. At doon nagtatapos ang kwento ng Prototype 2. Ngayon, medyo chunky at masyadong malaman ang kwento ng Prototype 2. Pero closely observing the story, yes, no, there are twists and turns onto the plot. Pero ang pinakamagandang bahagi nito ay ang tema. The contrast between Alex Mercer at syempre kay James Heller. Again, Prototype is a story of finding your humanity. Yung idea, no, na kapag nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, siguro pera, kasikatan, o influence, nagbabago ang ugali natin. Sometimes we think we can do anything. We become merciless, we become arrogant, and yeah, chances are we don't have regards for other people. Yun ang Prototype, pre. Nagkaroon sila ng kapangyarihan, si Alex Mercer, si James Heller. Parang sila may sad backstory, parang sila merong tragic life, pero it all boils down to the decision that they make at the present. Well, yes, no, Alex Mercer has killed everyone and has decided to just kill everyone in his prototype form. Si James Heller naman, yes, he did his fair share of killing, pero bandang dulo ay hindi niya tinuluyan si Colonel Rook. Realizing that the Colonel, despite being his foe, ay tao lang rin. Isang ama na merong anak katulad niya. And it would take a really nice look, no, para ma-realize itong tema ng Prototype 2. Kasi at the end of the day, it's a game, and ang talagang pina-flex sa games ng Prototype is the carnage and the killings. And of course, the power-up that you get as you progress through the story. Pero ayun ang nagpaganda sa Prototype, no. Talagang ganun ang mga laro. Pansinin nyo lang ang kwento and you get something more aside from the experience of playing it. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment section what do you think of this video at ano pang mga future videos na gusto nyong makita dito sa ating channel. I am Shinbu with the one for an eye, and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!